Okay. Let's discuss about the barrier. Okay. Any structure or physical device capable of retracting, deterring, delaying illegal access to an installation. Okay. Magsisimula ang ating lecture sa simpleng drawing na ito. Okay, ito ang bahay. Una ko sa ito ang bahay. Ito ang pintuan. Ito ang gate. Ito ang kanilang bakod. Okay. Mag-uulta tayo sa natural barrier. Okay. It includes bodies of waters, mountains, marshes, ravines, deserts, or other terrains that are difficult to traverse. Okay. Bawa, dito may bundok dito. Or burol. Yan, may bundok. Bundok. Yan, bundok. Kaya kailangan bundok na tawirin bago makapunta rito. Okay. Mga ganyan. Or ilog. Ilog, may ilog dito. Bago makapasok dito, yun yung sinasabi na natural barrier. Okay. Isa din yun sa mga barrier. Okay. Next. Structural barrier. Ano naman yung structural barrier? Ito yung example niya, yung bakod. Yan. Structural. These are features constructed by man regarding of their original intent that tends to delay the intruder. Examples. Yung example niya, walls, yung wall ng bahay, doors, windows, locks, fence, safe, cabinet, or containers. Yan. Bago nila mapasok, may barrier muna sila na papasukan. Ano ba yung mga barrier? Yan. Ganito, mga bakod, mga ganyan. Okay. Human barrier. Person being used in providing a guarding system or by the nature of their employment and location fulfill security function. Example, security guard. Okay. Ito, dito sa simpleng bahay na to, pwede silang maglagay ng security guard dito para mapantayan ang kanilang area. Okay. Next, energy barriers. It is employment of mechanical, electrical, electronic energy imposes deterrent to entry potential intruder to provide warning to guard personnel. These are protective lighting, alarm system, and any electronic device as barrier. Okay. Ito, malimbawa bakal to, bakal yan, pwede nilang lagyan dito ng current. Yan. Pwede nilang lagyan yan. Or, pwede rin silang maglagay dito ng ilaw. Ilaw, maglagay muna silang ilaw dito para mailawan yung mga papasok. Okay. Then, alarm. Pag once na, halimbawa, gusto lang maglagay ng alarm, dito sa pintuan, pwede silang maglagay ng alarm. Bawa, mali yung susi, at pag mali yung susi ni papasok sa padlock, ay matik na mag-a-alarm. Pwede po yun. Okay. Next, three line of physical defense. Okay, there are three lines. First line of defense, perimeter, fences, barriers. Okay, ito yung first line niya. Yan. Kung makapasok man dito ang intruder, dito sa barrier na to, meron pa siyang kailangang pagdaanan ang second line of defense. Doors, floors, windows, walls, roof, and grills. Ang ganyan. Ito, doors. Yan, doors. Pwede niyang sirain ang door, pwede niya ding sirain ang wall, or ang bintana. Ang bintana, pwede niya ding sirain yan. Okay, pagpalagay natin, nakapasok siya dito sa first line, nakapasok din siya sa second line. Okay, ngayon, pupunta naman siya sa ngayon sa third line of defense. Ano-ano ba yung mga third line of defense? Ang third line of defense ay yung nasa loob na ng bahay. Okay. Like, storage system, like steel cabinets, safe, bolts, and interior files. Yan. Pag may kandun, pag halimbawa may vault ka sa loob, yun yung sinasabi ng third line of defense.
at mahihirapan na silang kunin yung bolt na yon. Kasi nga, may first line, may second line, tapos may third line pa dun sa loob, which is yun yung gusto nilang kunin na sa bolt. Okay. May sabi nung magkami, nung nag-aaral kami, sir, sabi nila, paano pag sa kwarto dito, di ba? Ay pintuan, nakapasok sila, second line of defense. Sabi. Then, pumunta din sa isang kwarto. Kwarto yan, kwarto. Then, may pintuan na naman. Ano ang tawag yan? Una, pangalawa, pangatlo na yung papasukin yung pintuan, ibig sabihin, third line of defense. Okay? Kasama pa rin po yan sa second line of defense. Okay? Kasi sabi nga po dito, ay doors, windows, walls. Yan. Okay. Next, restricted areas. Any area which is personal or vehicle are controlled for reasons of safety. Okay. Let's proceed to types of perimeter barrier. Okay. Fences. Solid fence is constructed such as way that visual access through the fence is denied. Okay, yun yung mga wall, mga pader. Yung bakod nila is pader. Yun. Okay. Yun yung tawag na solid fences. Okay. Full view fences. It is constructed in such a way the visual access is permitted through the fences. Okay, ito yung mga, kwan, yung mga, ito, screen. Ito yung mga screen na yung bakod lang nila ay screen. Yun yung sinasabi lang full view. Kitang-kita yung nasa loob ng perimeter. Okay. Chain link fences. Okay. It must be, sabi dito, ang tawag na chain link fence ay, yan. Ang sabi niya, pagbubuo na, chain link ay 7 feet daw to. 7 feet. Yan. 7 feet yung taas. From ground to top. But, not excluded the top guard. Yung top guard niya kasi, yun yung nakalaylay na ganyan. Nakalaylay. Yung mga ganyan. Yan yung nakalaylay siya. Okay. Next, barbed wire fences. It is strong. Okay, itong chain link pala, yung parang XX pa. Ganyan. Yung ganyan. Yung mga ganyan. Yan. Yung mga example lang chain link. Okay. Next is barbed wire. Okay, lahat naman tayo nakakita na ng barbed wire, diba? Ito yung twist. Ito yung twist. Ano ba? Twist yan? Twist. Na-twist siya. Ito yung may mga parang tinik-tinik siya. Yan. Yung parang may tinik-tinik yan. Yan. Yung karamihan yun yung nilalagay dito sa top guard. Yan. Okay, next. Is concertina wire fence. Okay, ano naman tong concertina wire fence? Ito, yung naka-roll siya. Roll. Yung ganyan siya. Yan. Pero meron siyang tinik-tinik din dito. Yung parang tinik-tinik niya. Okay. Karamihan nilalagay yan, pwede rin dito sa top guard. Itong concertina, pwede ilagay dito sa top guard. And then, pwede rin itong barbed wire fences.